RAM autofix here. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-bypass ng head unit ng Toyota Vios. Iba-bypass ko tong head unit ng Vios para makapag-play ng video kahit hindi naka-handbrake. Sa mga hindi nakakaalam, nakakapag-play pala dito ng video. Basta MP4 format at 360 yung resolution. Ngayon, tatanggalin na natin tong head unit natin. Ang unang gagawin natin, ipupull natin tong panel na to. Yan, napull na. Pati tong baba. Yan. Tapos ilayin nyo lang. Tapos, tatanggalin natin yung harness ng hazard. So, makikita nyo, nandito siya. Yan, pupush nyo lang, tapos pull. Ito. Tapos may apat na screws siya dito. Tatanggalin lang natin gamit Phillips. Tanggalin natin yung apat na screws. Hilahin lang natin yung head unit. Ngayon naman, tatanggalin natin to. Itong connector na to at saka to. Tanggalin na rin natin to. Natanggalin natin tong connection ng head unit. Puproceed na tayo sa pag-bypass. So ngayon, tatanggalin natin tong red wire at purple wire. Tanggalin yung wire. Itutulak nyo ito dito, pati dito sa kabila. Then, tutulungan nyo siya palabas. Tatlong butas, tusukin nyo. Then, ilayin nyo. Ayan. Ito rin dun sa purple na wire, itong gilid, pupush nyo yan. Tapos dito sa kabilang gilid. Then, tutulungan nyo rin siya. Ayan. Napansin nyo, hindi ko nakinat para madaling ibalik. Kung sakaling gusto nyo ibalik, iti-tape na lang natin siya ng electrical tape. Ito yung pinag-insertan ng red wire kanina. Wala na siya nakakonek. So, lalagyan natin siya ng ground. Ayan. Insert natin doon sa pangatlong butas kung saan nakalagay yung red wire. Ayan dyan. So, insert lang natin. After natin malagay ito sa dating pinaglagyan ng red wire, gagawin natin siyang ground eh. So, insert natin dito ulit. Yan. Tapos ito, i-unscrew mo lang to. So, iipitin mo siya. Ito medyo malaki kasi yung nabili ko ng ganito. Yan, ganyan. Iipitin mo siya. I-screw mo to ulit. Ipin mo siya ngayon. Ayan na yung ground na ginawa ko. So, babalik na natin tong head unit natin. Huwag nyo kakalimutan tong last na harness na to. Babalik na natin yung apat na screws. Ngayon tapos na. Bago natin ibalik yung panel dito, test muna natin kung okay na. Kung nakapag-play na ng video. So ayan, nakapag-play na ng video. Itatry naman natin i-release yung handbrake kung magpi-play pa rin yung video. Ayan, naka-release yung handbrake. Gumagana pa rin yung video, nagpe-play pa rin. So, success kung ginawa natin bypass. Pag ibabalik na natin to, huwag nyo nga kalimutan tong harness, yung hazard. Ayan. Then, tulak nyo lang.
hanggang sa mag-click. Sana nagustuhan nyo yung DIY tutorial video ng pag-bypass ng head unit ng Toyota Vios. Don't forget to share, like, and subscribe. Ram Auto Fix out.